Hallelujah! Magandang araw po muli ng Webes sa bawat isa. Tayo po muli ay nasa ating programang Cheer Up! The Word Works. Ito po ay araw po ng ngayon pa ay araw ng March 31, 2022, ang huling araw po ng Webes. Huling araw ng Webes sa buwan po ng Marso. Purihin ang Panginoon. Humihingi po ako ng paumanhin sa mga ilang araw po ng Webes na hindi nyo ako nakasama, ngunit nakasama nyo naman at naitalaga natin ang ating kapatid, si Teacher Penan Sison, na siya pong nagdala ng salita ng Diyos sa inyo-inyong mga tahanan, sa opisina man o kayo na nasa biyahe. Muli ngayong araw na ito, kaibigan, ay madidinig po natin ang biyaya ng salita ng Diyos at ang atin pong topic is the power of your mind. Bago po tayo magpatuloy, kaibigan, nais ko po munang tayo'y magsipikit. Ngayon kung ikay nagdadrive, huwag ka nang pumikit. Just agree with this prayer. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, amin pong patuloy na ipinagpapasalamat ang araw na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, aming Ama, sa iyong pagkalinga. Salamat po sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga proteksyon. Purihin ka, O Diyos. Salamat po na sa oras na ito'y muli, mauunawaan namin ang iyong salita. Ang sabi mo nga, ang sinumang tumatawag sa iyo ay maliligtas. Ngunit papaanong tatawag ang isang tao kung hindi nananampalataya sa iyo? At papaano siyang mananampalataya kung wala siyang madidinig? At papaano siyang makadidinig kung walang mga ngaral, Panginoon, sa oras na ito? Ang bawat isa'y makaririnig ng iyong buhay at banal na salita. At dahil dito, Lord, ito po'y gagalaw at kikilos sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso, papuntang kanilang isipan, ito'y kanilang mabubulay at maunawaan. At sila'y tatawag sa iyo, Ama, ayon sa aming mapag-aaralan. At dahil doon, Panginoon, meron silang pananampalataya. Ang sabi mo, lahat sila ay mga liligtas. Kaibigan, kapatid, sa pagkakataong ito, aking dinadalangin ang kaligtasan mo simula sa sakit ng ulo. Sa pagkakataong hindi ka matulog. Sa mga pagkakataong ika'y nababagaba. Sa mga pagkakataong hindi mo maintindihan, malaman kung ano nga ba ang dapat gawin. Dalangin ko na sa topic natin ito, sa pangalan ng Panginoong Kristo, ay maging maayos, malinaw, ganap ang iyong kaisipan. Dalhin ka nito sa ikaayos at katatagumpay ng iyong buhay sapagkat magkakaroon ng pagkakataon ang Diyos makakilos sa iyo. Ilan Diyos, purihin ka at sambahin. Salamat po, Lord, sa bawat isa na kaharap ko ngayon. Dalangin ko rin, Ama, na sila po ay magkaroon ng desire na ibahagi ito sa kanilang mga kaibigan. Huwag silang manawa na ito po'y ibahagi, i-share sa FB and Messenger ng kanilang mga kaibigan. And I thank you, God, Holy Spirit, for the anointing to understand your word. I give you praise. Thank you, Lord Jesus, for everything that you have done for us. Hallelujah. Father, we give you praise. We give you glory and honor in Jesus' name. Amen. And Amen. Again, tayo po'y nasa topic pa rin ng power of your mind. Tulad po na nasabi natin na minsan, your mind is unlimited in its potential to create whatever you desire. Again, your mind is unlimited in its potential sa kakayanan nito to create whatever you want. At pag yan ay na-create mo sa iyong mind, wow, this will be your meditation. This will be the focus of your mind. Ang kaganapan ng katotohanan yon ay mangyayari at magaganap.
Ang ngayong kasaganaan ay hindi dahil o hindi na dahil sa o hindi nakabase sa iyong kapaligiran. Pastor, nasa squatter area kami. Pastor, wala akong trabaho. Actually, sinabi na natin to minsan. Ang kalagayan ng iyong buhay sa ngayon ay dahil sa laman ng iyong isipan. Yun ang pinaniniwalaan mo na kaya mo lang marating. Yung quality, gano ba ang quality ng laman ng iyong isipan? Alam mo ba na ang iyong isipan can change anything tungkol sa iyo? Yes. Kung ito'y maiaayos sa magitan ng salita ng Diyos, that's why natapik natin minsan. Renew your mind. Kasi kung hindi mo yan mare-renew, walang magbabago sa iyong maganda. Mananatili ka sa dati mong kalagayan. Bigyan ko kayo ng isang example ng isang kwento. May iso pong ina ng tahanan. Meron po siyang anak na babae na sakit ng ulo at kahiya-hiya ang mga pinaggagawa. Isang araw ay lumapit siya sa kanyang pastor, yung ina, at ang sabi, Pastor, tulungan mo ako manalangin. Tungkol saan? Sabi ng pastor, sabi na tungkol sa aking anak. Nakakahiya na po sa aming lugar. Nakakahiya na sa kaibigan ng aking mga anak. Sapagkat masama nga po yung ugali ng kanyang anak na babae. Ang tawag dito, malaswa. Sumasama sa mga barkada ng kanyang anak. You know. Ang sabi nung pastor, matapos niyang maniding yung mga sinasabi ng ina na tungkol sa mga pangit na ginagawa ng anak at pangit niyang nakikita. Sabi niya, wala ako nakikitang maganda sa aking anak na ito. Ang sabi po nung pastor doon sa ina, nakikita ko na mas malala pa ang kalagayan mo kaysa sa iyong anak. Ha? Nagulat po yung ina. Pastor, ba't naman ganun? Alam mo kasi, ang laman ng iyong isipan, ang focus ng iyong kaisipan ay ang tungkol sa mga pangit na bagay na pwede pang mangyari sa kanya at kahihinatnan niya. Napayoko po yung ina. Sabi nung pastor, sa tagal na yung panalangin, makita mo walang pagbabago at lalo pa siyang lumalala. It is because the state of your mind. Ang kalagayan ng iyong buhay. Alam mo mga kaibigan, kapatid, you can establish a perfect structure and administration sa iyong buhay at sa iyong mahal sa buhay kung tama ang takboy ng iyong pananaw, ng iyong isip. So, ang ginawa po nung pastor, sabi niya, Lika, kumuha ka ng papel. Ito ang ballpen. Isulat mo ang mga bagay na maganda na nais mo mangyari sa iyong anak. Pastor, ano po susulat ko? Wala po magandang bagay sa kanya. Yan ang iyong problema. Pero kung gusto mo na matulungan at magbago ang iyong anak, kinakailangan ang nakikita mo ay ang maayos. Kailangan ma-focus ang iyong isipan sa tama at ayos na takbo ng kanyang buhay. So ito pong ina ay nagsulat, ang aking anak ay matino, ang aking anak ay uuwi na, ang aking anak ay hindi na palaboy-laboy, hindi na maglalayas, ang aking anak ay kapakinabangan at magandang patotoo para sa aming pamilya, magandang halimbawa sa mga kaedad niya. So sa lupo ng 7 araw, nag-struggle po yung ina. Sabi kasi nung pastor, bigkasin mo yan araw-araw sa iyong panalangin, i-confess mo yan. Ilang beses sa isang araw, i-confess mo yan. Ngunit sa loob po ng bago mag-7 araw, yung pong inang to ay hirap na hirap dahil hindi niya kayang paniwalaan. Ngunit ginawa pa rin niya ito ilang beses sa loob ng isang araw. Bago po matapos ang 1 linggo, naging part na ng kanyang puso at ng kanyang pananaw. Iba na ang nakikita niya sa kanyang anak. Ang nakikita na niya yung pagpapala ng Diyos, ang kabutihan ng kanyang anak. At nung araw ng Linggo, ito, excited itong ina. Nung kausapin ng pastor, saya-saya ko, ang anak ko ay matino, ang anak ko ay babalik na, ang anak ko ay magandang patotoo. Ang sabi po ng pastor, teka, dahan-dahan ka lang. Sabi nga sa'yo, sa ibang rahan-rahan ka lang. Ano ba ang nangyari? Pastor, tanggap ko na po, ito na po, nakapokus ang akin, may nakikita ko na ang tama at maganda para sa aking anak. Ang sabi ng pastor, ngayon ay ready ka na. Ready ka nang tanggapin ang
biyaya ng Diyos para sa iyong anak. Ngayon, tayo ay mag-declare na mangyari at maganap, pagpalain natin ang iyong kaisipan na yan sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. So, ginawa po nila yon. At to make the long story short, sa loob po ng 3 araw, within, after 3 days, no, 3rd araw, simula nang gawin nila yon. Madaling araw ay may kumatok sa kanilang pinto. Well, syempre, yung anak niya, nakita mo kung paano kasaya yung ina. At yung anak naman ay humihingi ng tawad at umiiyak. At sabi ng ina, huwag ka nang mag-alala, alam kong babalik at alam kong matinukan. Why? Dahil po, iba ang makikreate sa spiritual world ng ating isipan. That's why, ang sabi talaga ng Diyos, we need to transform our mind. We need to change. If we want the transformation sa buhay natin at sa ating mahal sa buhay, kailangan magbago tayo ng laman ng ating isipan. Kailangan mapokus ito sa tama. Tulad nga ng sabi ng Panginoon sa Awit 139 verse 17, how precious also are thy thoughts unto me, O God. How great is the sum of them. Kung ang Diyos nga, maganda din naiisipin sa atin. Yun ang karanasan ni David at yun ang sinabi niya. At pinaniniwalaan ko yun. The thoughts, ang kaisipan na topic na po natin to minsan ng ating Diyos sa atin ay precious. Isipin mo kung ang Diyos ganun ang kaisipan, kailangan pong ganun din ang ating kaisipan. Kaya nga po, tinitilan ko po ang topic natin ngayong araw na ito ng Webes, March 31. Use your mind right. Gamitin mo ng tamang yung isipan, kaibigan, kapatid. It is critical that you understand how to use your mind right. Uulitin ko. It is critical. ganun katindi kahalaga na maintindihan mo at maunawaan kung paano gagamitin ng tama ang iyong isipan. Because that is your ticket to the next and higher level of your life. Kung matututunan mong gamitin ng tama, i-focus ng tama ang iyong kaisipan, yan ang magiging ticket mo para makarating sa panibagong mas mataas na level ng iyong pangarap, ng iyong ninanais, ng iyong ninanasa. May mga nakakausap ako, Pastor, hirap po ako matulog, hindi po ako matulog. Minsan magme-message po sila ng alanganing oras, ay concern po ako sa kanila. Minsan kahit puyat na nga ako, kasi pag ako po'y nagising ng alanganing oras, listen, ang una ko pong tinitingnan ay cellphone. Wow, Pastor, karnal ka. No. The reason, yan po una kong hinahawakan pag ako'y nagising sa aking pagtulog, ay tinitingnan ko po kung merong mga mensahe galing sa mga nalilitong kaibigan ko at kapatiran na pwede kong ipag-pray sa oras na yun. Kaya open po ang aking cellphone 24 hours a day. Kaya lang kaya ang dami kong message . At pag nakita kong meron silang prayer request, yun ding oras na yon, I pray. Gamitin mo, set your mind sa tamang kaisipan. Hindi po karnaliting gumamit ng Facebook kung tama ang gamit mo nito at ng Messenger. Tinitingnan ko agad kung meron man sa aking kakilala, kaibigan, ang hindi alam ang gagawin. Ngunit alam kong powerful ang Panginoon, may magagawa ang aking panalangin. Because the prayer of a righteous man is powerful and effective. At doon nakapokus ang aking isipan. So by the way, ito nga po ang ating topic, use your mind right. One of the first thing you must learn to do with your mind is to focus it on right thing. Ulitin ko. One of the first thing you must learn to do is to focus your mind sa tamang bagay, sa tamang dapat pagtukusan ito.
Tulad nga nasabi ko sa kanina, marami po ang hindi tama ang focus nila. Nakapokus sila sa baka ganito ang mangyari, baka pumalpak, paano na. Do not focus your mind sa mga bagay na yun. Sapagkat hindi yun ang plano ng Lord. Ang sabi nga ng Awit 139, verse 17, how precious also are thy thoughts unto me. Kung ang Diyos ganun, kailangan ikaw din. Tama ang focus mo. So in connection to that, nais kitang dalhin sa Isaiah 26 verse 3. Oh, precious Lord, thank you. Kaibigan, matapos mo mapakinggan ito, please share this to others. And please, huwag mo kalimutan ang topic na ito. Huwag mo kalimutan ang mensaheng ito. This is no ordinary sermon. This is no ordinary cheer up the World Works program. God is talking to you. Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Uulitin ko Isaiah 26 verse 3, King James Version. Thou, ang Diyos thou, will keep him, ikaw, o sino man, in perfect peace whose mind, kuha mo, is stayed on thee because he trusted in thee. Iisa-isahin ko po. Yung pong praise na perfect peace sa Hebrew po, ang Hebrew rendering po nito ay peace of prosperity or shalom, shalom. Yung pong ini-indicate, yung po ang essence ng shalom, shalom, na Hebrew word niya, na Hebrew word, na in essence pong ibig sabihin po nito ay peace of prosperity. The Lord keeps him or keep you in the peace of prosperity if your mind is stayed or focused or fixed or stationed on him. Wow! Malaking solusyon ito para sa mga nagugulumihan. Thou will keep him in perfect peace. Means, kapag napasok mo ang realm na yon, ang realm na yon, realm of peace, of prosperity, mananatili ka doon at doon ka iingatan ng Diyos. Doon kanya pananatilihin, itatago kanya ron. Ngunit papaano? Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. Nahas kung pansinin mo para maintindihan mo lalo, hindi niya po sinabing whose hands and legs stayed on thee, but whose mind is stayed on thee. You see how powerful your mind is. Kung magagamit mo, if you will use your mind right, malaki po ang epekto nito sa kinabukasan mo. So maaaring magtanong ka, nagwa-wonder why ka. Paano? Paano makagagalaw ang Diyos sa akin at mailalagay ako sa perfect peace and prosperity? Paano? So doon din sa ating binasa, whose mind is stayed on thee. Isang tanong, how do I stay my mind on the Lord and remain in the peace of prosperity? Diba? Kasi 30 minutes lang po tayo eh. Lang kong linawin to sa iyo. Paano? How do I stay my mind? Maring tanong mo yun. Okay, Pastor. How do I stay my mind in the Lord and remain in the peace of prosperity? Paano? Paano yung pastor? Paano ko maipopokus o maipapanatili ang aking isipan sa Diyos at manatili ako at maingatan ako ng Diyos? Ang Diyos ang mag-iingat sa iyo kung may gagawin ka nung pinai-stay niya yung mind mo. Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee.
Because he trusted in thee. Okay? Because you trusted the Lord. Ngunit pa, paano mo magagawa ito? May sinabi po ang Deuteronomy. Very instructive po ito. Chapter 6, verse 5. Na may kinalaman po to how you can stay your mind in the Lord and you will remain in the peace of prosperity of God. Iingatan kanya doon. Now listen. Deuteronomy chapter 6, verse 5. And thou shalt love the Lord thy God. Ito po yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos kay Moses ang Ten Commandments, at ibinigay niya ito sa mga Israelita. At ang sabi niya ay ito, ang teknika ito, sabi niya, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Ito yung technique. Ngayon, sa ibang salin po, yung might na ginamit, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Ang sabi po ng NIV naman, with all thine strength, ng buo mong kalakasan. Now my question again is, paano yung isang tao, how one could love the Lord with all his might or strength? Kasi ang love, feelings yan eh. It is an emotion. E ang lakas, your mind or strength, ay physical energy. Paano? Again, paano? At ito po ay nilinaw, purihin ng Diyos at nilinaw niya po ito. Sa Matthew chapter 22, verse 35 to 36, ito po ang sabi ni Jesus, ito po ang pangyayari. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question. Tinanong si Jesus, during the earthly ministry of the Lord Jesus Christ, tempting him, nais i-tempt si Jesus. So isang lawyer, matalino, no? No pala, may mga lawyer na. Meron po. Nag-question siya kay Jesus para mahuli, makitaan ng mali ang Panginoong Jesus. Sabi po nung nagtanong na attorney, which is the great commandment in the law? Ganun kasimple. Ano bang pinaka-great sa kautusan? So, kinote ng Panginoong Jesus, yung pong binasa natin sa Deuteronomy chapter 6, verse 5. Pero dito nilinaw niya, wow! Yung tinatanong natin, paano natin maipo-focus ang ating love? So siya yung magiging focus natin, how we can trust God. Amen? Sabi ron, with all thy might, with all thine strength. Might or strength. Dito nilinaw po ni Jesus, ang sagot ni Jesus ay ito. Jesus said unto him, ito po ay nasa Matthew 22, verse 35 to 37. Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy mind. You see? The Lord Jesus, in this verse, introduces the word mind in place of might or strength, letting us know that loving the Lord with all your might or strength is the same as loving Him with all your mind. Whew! This implies focusing or channeling your mind in a certain direction. Ibig sabihin, napakahalaga pala na ang mind natin ay nakatuon sa tamang dapat pagtuunan. Nakatuon sa dapat pagpukusan. Kaibigan, kapatid, dahil po sa maikli nating oras, nais ko pong ipaalala sa iyo, do not waste your time in focusing your mind sa mga sitwasyon, pangyayari, kaganapan na nakikita mo sa iyong kapaligiran at mismo sa iyong sitwasyon. The only reason na nananatili yan, it is because yun pa rin, doon nakapokus. Doon ka talaga dadalhin eh.
Pero sabi po ng salita ng Diyos, napakahalaga na malagay tayo sa peace of prosperity. Kapayapaang may kasaganaan. That is if you focus your mind on Him because you trusted in Him. Love is one way of showing that you trust God. At ang paraan nun, nasabi, love Him with all your mind. Meaning, ang laman ng iyong isipan ay ang Diyos, hindi ang sitwasyon. Kapatid, your destiny, kaibigan, your destiny is not what is happening to you today or the situation. Your destiny is great because God planned it already. At hanggat hindi mo nararating yung the best para sa'yo, hindi pa tapos ang laban. Amen. Kaya doon mo ipokus ang sarili mo sa Lord. Siya lamang ang tunay na umibig at nagmahal sa'yo. Kung siya nga ay may magandang plano, sabi ng Awit 139 verse 17, how precious also are thy thoughts unto me. Kung ang Diyos, maganda ang kaisipan. Susubukan ko po itong basahin sa Amplified Bible. Hallelujah. At dito po tayo magtatapos sa version na ito. Psalm 139 verse 17. How precious and weighty also are your thoughts to me. O God, how vast is the sum of them. Kung gagamitin ko po ang ibang salin, The Message. Now listen carefully. Verse 139. Ginamit niya po rito, ay napakahaba. The Message. Verse 17, your thoughts, sabi niya, your thoughts, how rare, how beautiful. Wow. God, I'll never comprehend them. I couldn't imagine, I couldn't even begin to count them any more than I could count the sun or the sea. Ang sabi niya, napakadami, napakalawak na maganda mong kaisipan sa akin, hindi ko nga kayang bilangin. Doon mo ipokus ang sarili mo. Kaibigan, kapatid, ano ang sitwasyon mo ngayon? Dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa iyo, lahat yan ay may kaayusan, ngunit kailangan mong gamitin ng tama ang iyong isipan. Hindi mo magagamit ng tama ang iyong isipan kung hindi mo muna tatanggapin si Jesus sa iyong buhay. Kung ikaw ay napasahan ng message na ito, kaibigan, inaanyayahan kita na tanggapin si Jesus sa iyong buhay. Ang sabi niya, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ang sino man na sa kanya isasampalataya ay hindi mapahama. In other words, ay huminto na sa kapahamakan. Huminto na sa kaguluhan. Kundi bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, itong pagkakataon mo, kumakatok siya sa iyong puso, pagbuksan mo siya at tanggapin sa iyong buhay. Nais kong ikay pumikit at sabihin mong, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Nananalig po ako. Nananampalataya na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Panginoong Jesus, salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. Simula po sa oras na ito, ikaw na po ang maghari sa akin
Panginoong Hesus. Ang aking isipan ay nakapokus ng tama sa magagandang bagay, planuhin na nais mo po na maganap sa akin. Salamat po. Father, I give you praise, glory, and honor. In Jesus' name, Amen and Amen. Whew, praise the Lord. Kita-kita-kita po tayo sa another na simula ng quarter next Thursday, April na po. Once again, I want you to cheer up because the word works. You are blessed. Bye-bye.